sa pong magandang-magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudatur Jesus Christus. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ave Maria, batiin natin ang mahal na ina sa unang umagang ito ng atin pong Misa de Gallo, Misa de Aguinaldo. Siyempre po, ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul All for the Gospel, kura-paroko ng Our Lady of Sorrows F.B. Harrison Pasay, bumabati po sa inyo mula dito sa sentro ng debosyon at panata sa mahal na ina Mater Dolorosa de la Pietà, mula sa kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau, at ito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng distrito ng Pasay sa ilalim ng Archdiocese of Manila. Ang ating pong pagbasa sa unang umagang ito ng Misa de Gallo ay John chapter 5 verse 36 hanggang sa verse 33 to 36. Gaya po na sinabi natin, itong atin pong Misa de Gallo, Misa de Aguinaldo, ay siyam na araw ng paghahanda. De Aguinaldo, pagbibigay ng regalo. Regalo kay Maria dahil po sa kanyang oo at siyam na buwan, hindi po siyam na araw, siyam na buwan na pagbubuntis upang sa ganon iluwal ang berbo na nagkatawang tao. Kaya kung sa palagay po natin malaking sakripisyo ang ating pong paggising sa umaga o pagpupuyat sa gabi sa siyam na araw na ito, isipin nyo na lamang ang siyam na buwan na discomfort ng mahal na ina. Pinag-uusapan pa ang kanyang pagbubuntis ng kanyang mga kapitbahayan. Bah, ibang klase siyempre. No? So, Aguinaldo rin po siyempre sa Panginoong Jesus. Siya na ibinigay ng Ama sa atin, sabi nga natin, God so loved the world, He gave His only Son. Ang gospel reading po for today, John 5, 33 to 36, sa Pilipinas lang ginagamit. Kasi ang special readings po ng nobena ng Pasko sa pangkahalatang simbahan o Universal Church ay magsisimula pa lamang bukas, December 17, at ang pangsiyam mismo ang araw ng Pasko. Sa atin naman mga Pilipino kasi iba po ang ating pagbibilang. Siyam na araw na nobena, may bisperas, at pagkatapos, piyesta, at pagkatapos, may hangover. Kaya 16, kaya ang CBCP sa permiso ng Roma, pumili po ng pagbasa para sa Philippine Church for December 16. At yan nga po yung John 5, 33 to 36. Kwento pa rin siyempre ni Juan Bautista, ang huling propeta na naghanda sa pagdating ng Panginoong Jesus. Tatlong bagay ang gusto ko humpuntuhan sa special reading na ito for the Philippine Church para sa unang araw ng Aguinaldo. Una, nabanggit ng Panginoong Jesus na si Juan Bautista, napakalaga hindi lang bilang propeta kung hindi witness. Ilang beses pong binalik-balikan ng Panginoon ang salitang witness sa gospel ngayon. Paalala po sa atin na ang hinahangad ng Panginoon ay hindi lang tagasunod na cheerleader, party goer, o caroler kaya. Ang gusto ng Panginoon
sa siyam na araw na ito, panibaguhin natin ang pagiging saksi. Kaya nga po sinasabi ko, ang Pasko hindi po disconnected. Hindi po nakahiwalay sa iba pang schedule po natin. Ito'y bahagi ng ating schedule to witness. Gusto nating panibaguhin ang commitment natin sa Panginoon. Kung ikaw ay lay minister ng parokya, choir ng parokya, altar server ng parokya, hindi lang kayo sisipot sapagkat simbang gabi, may pagkain ng parokya pagkatapos. Hindi po. It must be a continuity of witnessing, of commitment to the Lord. Pangalawang mahalagang bagay po na maririnig natin sa Word of God today ay burning light. Si Juan Bautista, propeta, witness, pero burning light din naman. Nagniningas na liwanag. Ang liwanag, mahalaga po kasi ito'y nagbibigay saya. Diba? Kapag ganitong Misa de Aguinaldo, isa sa mga napaganda sa simbahan ay sa gabi man o sa umaga, sa gitna ng kadiliman, kumukuti-kutitap ang mga parol at sumasayaw ang mga Christmas light sa gitna ng kadiliman, nagbibigay ng saya. Gayun din dapat tayo. Huwag po nating kalimutang magbigay ng saya aliw sa mga nalulumbay. Marami po nalulumbay kahit Pasko. Yung mga nandun sa abroad na OFWs, no? Yung mga elderly, no, na hindi makapagsimba, dahan-dahan nang lumalakad. Gayun din po, ha? Yung mga nawalan ng mahal sa buhay sa taong ito. Of course, iba ang Pasko nila. Our hearts go to them. And let us be bringers of light para po sa kanila. Pangatlo na kaisipan mula po sa ating special reading for today, sabi doon ng Panginoon, ang kanyang backer ay ang Ama. Christmas is a time to remember yung ating pong pagiging mga anak ng Diyos. Huwag po nating kakalimutan ang mga nangangailangan sa Paskong ito, no? Sa parokya ng Our Lady of Sorrows, 10,000 po ang pamilya na below poverty line. Sana po sa pagkagat natin ng excelente o majestic ham o ano pa man na simbang gabi na pagkain natin, alalahanin natin ang ating ibang kapatid, no? At magtanong tayo, ano kaya ang pwede rin gawin para sa kanila sa gitna ng kapaskuhan na ito? O sana po nakapagbigay ng direksyon, liwanag, at syempre, init. Oh, sarap sipsipin. Ang atin pong mabuting balita, pagkagising sa umaga. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyong timeline, sa timeline ng parokya, timeline ng faith-based communities. Mag-evangelize po tayo. Tatlo po ang ating platforms. YouTube, Domi Guzman. Facebook, Pagkagising sa Umaga. At sa Viber group, gayon din po, Pagkagising sa Umaga. And now let me greet and bless ang isa na namang grupo ng ating online parishioners, ang mga Marian Marriage at Family Life Groups, ang Senacle Group ng Sister Leti Sikia, Evelyn Del Rosario, Amelita Dairit Guevara, Lisa Celis, Virgie Barbers. Pagbati po sa buong Marriage Encounter Foundation of the Philippines sa pamagitan ng President Kopol Robert Tinet Abentajado at ang buong Board of Directors kasama po ang MEFP Academy. Pagbati rin po kay Doc Mar at Flor Delisa Adraneda
ng MEFP East Cluster at ng Ina ng Diyos ME Community. Gayon din po kay Carmelo at Nerissa Francia. Binabati natin ang Holy Family ME Community, Sinaon, Punsal, Salbanya, Salmingo, Barroso, Yuson, Bayarcal, Quiambao, Aribe, Morillo, Espinosa, Magsombol, Velasco, Pamilis. Kasama po ang eternal member ng Holy Family ME Community, Bishop Paul Hausian, SBD, ng Bangged Abra. Special prayers kina Bibian Jojo at Roby, Cecil Tuason Clemente at buong pamilya. Healing prayers for Seperina De Guia, Albert Yap at Kuring Villasol and family. Gayun din po, binabati po natin ang St. Joseph the Worker Prayer Group, no? Enesio, Salvador, Escanio, Inocencio, Tenefrancia, Tatlong Hari, Gabino, San Vicente, Rico Hermoso families, siyempre po ang Tita Alma Gonzales and family, at ang Rojas Lara family, ni na Kuya Dong, Joy, si Lia at Julio Carlo. Kasama po ang Jugro Transport at ang Synergy 100 Corporation. Last but not the least, binabati po natin ang Mater Dei ME Community, Mayor, Pangkog, Aitona, Contreras, Mayo, Bernardo, Bulacan, Santos, Jimenez, Gubalia, Araniego, Asierto, Bohol, Lagman, Galang, at iba pang mga families ng Mater Dei ME Community. Ayan, ngayon po tayo manalangin. Italaga natin ang sarili sa banal na awa. Father of mercies, in the name of Jesus, the King of mercy, through the powerful intercession of the sorrowful and immaculate heart of Mary, Mother of mercy, and our spiritual sister, Saint Therese of Lisieux, who has taught us consecration to divine mercy, pour forth unto us, O Father, your merciful love, rejected by others, so that in our littleness and darkness today, we may console you, and to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, so that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your holy blessings. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Alleluia. Maranatha.